Ah, kumusta na kayo, kaibigan? Kumusta sa araw na ito? Napakaganda ng pagsa natin sa araw na ito. Ang talambuhay mo. Buhay natin, di ba? Napakaganda nito. Ito, mayroon mga ano dito, binibigay na ano dito. Yan ang talambuhay mo. Yan ang pamagat ng ating video sa araw na ito. Maliban sa pagkain, araw-araw, ilalagay ko na yung mga pamagat nito sa araw-araw na paglalagay ko ng ating video, upang makita na natin ang pamagat. Kung titingnan ko ang mismong ano nito, gayto ang sinasabi, para sa mga mangmang, ang katandaan ay parang taglamig. Para sa marunong, ito ay isang pag-aani. Bakit pag-aani? Para sa marunong, kasi tagumpay para sa kanila. Ito po yung binibigay ng ang talambuhay mo. Sa 1 Corinto 9, 24-27. Pero ang ating major na ibibigay ko sa inyong babasahin, ang babasahin ko po sa inyo ay ganito. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Ibig sabihin, kaibigan, yan ay tagumpay. Nasa ano yan ha? Nasa 2 Timothy 4:7 yan. Itong binibigay nating kwento, ang mga kwento na binibigay ko, kadalasan to, wala akong ano dito. Hindi ako gumagawa ng kwento, kundi ito ay katotohanan na gagaling sa libro. Kasi yung mga nababanggit dito, hindi ko po alam kung siyempre yung mga kamag-anak nito. Ito ang aking kwento sa araw na ito. Nang si D.I. Moody ay tumatanda na, may humingi ng pahintulot para maisulat ang kanyang talambuhay. Tumanggi siya at nagsabi, ang tungkol sa buhay ng isang tao ay di dapat masulat habang siya'y nabubuhay. Ang mahalaga ay papaano natapos ang buhay niya, hindi paano nagsimula. Sa ikabubuti o ikasasama, di ko nasunod ang ganyang prinsipyo. Nalathala na ang talambuhay ko, ngunit sang-ayon ako kay Modi na kung paano natapos ang buhay ng tao ang napakahalagang tanda ng tunay na disipulo. Kung nananatili tayong matatag sa ating relasyon sa tagapagligtas, may kasiguruhan tayo na hindi lang sa karapatan makapasok sa langit, kundi ang magawaran ng korona ang tagumpay. Ang alalahanin ni Pablo ay ang posibilidad na di siya magiging katanggap-tanggap sa kanyang Panginoon. Siya ay mananampalataya, naglilingkod sa Panginoon. Ngunit ang inaalala niya ay baka ang mga ginawa niya ay kahoy, dayami at pinanggapasan at hindi ginto, pilag at mahalagang bato. 1 Corinto 3, 12-13. Ano kaya ang pag-uuri ng Panginoon sa ating mga buhay? May makapagsasabi ba na maging mahalaga ang ating mga huling taon sa buhay na nagbunga tayo ng sa ating katandaan? Awit 92:14. Anumang ating papasukan, gawain sa tulong ng banal na Espiritu, maaaring tayo maging matatag, hindi matitinag at laging nasagana sa gawain ng Panginoon. 1 Corinto 15:15, yun po ang sinasabi.
Maging tapat nawa tayo hanggang sa pagpanaw. Init ng katapatan naway ilawan. Ang mga naiwan nawa yapag natin naiwan ay kanilang sundan. Sa pananalig o Diyos, sila'y iyong kasiyahan. Para sa mga mangmang, katandaan ay parang taglamig. Para sa marunong, ito ay isang pag-aaning. Kung titingnan natin ang mga kwento, anong magagawa natin sa bundong ito? Upang makita ng Diyos o makita ng maraming bagay sa mundong ito, anong masasabi na pag nawala tayo? Tayo ba ay pag-aani o tayo ay mga dayami? Na malamig ang taglamig ang tiyatawag nila. Malamig na bangkay. Para sa akin, gawin natin ang mabuti habang tayo nabubuhay upang maging sagana ang ating iiwanan sa mundong ito. Kaibigan, pag kayo halimbawa nawala sa mundo, anong masasabi ng tao sa inyo? Kayo ba ay kawangis ng Diyos? Kayo ba ay mabuti sa ano ba ang iiwanan nyo sa mundong ito na maalala ng mga tao? O magiging kasiyasiya sa mata ng Diyos sa buhay po natin? Sige kaibigan, maraming salamat po. Next video ulit sa bukas, abangan nyo na naman ang ating mga video upang makita natin ang kabutihan ng Diyos. Ang talang buhay mo, yun ang pamagat ng ating video. Yung buhay po natin, yun ang binabahagi ng talang buhay mo. Sige kaibigan, lagi natin alalahanin ng Diyos, lagi nakatingin sa buhay po natin. Tayong padala sa maraming bagay sa mundong ito. Sige kaibigan, maraming salamat po. Thank you po. Bahala na po ang Panginoon sa ating buhay.